Hello, hello mga ka-vloggers! Aww. Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, usapang car aircon po ulit tayo. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyong video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! May babasahin na naman po ako na isang mahalagang comment sa inyo. Ang comment po na ito ay inilagay nitong ating ka-vlogger dito sa baradong expansion bulb. Dapat na bang palitan? So, dito po siya nag-comment, no, mga ka-vloggers. So, babasahin ko na po para maintindihan ninyo. Minsan na, umakit na price ka lang. Sir, may tanong lang po. Noong hindi ko pa ina-adjust yung expansion valve 44 reading sa low pressure, ibig sabihin, si ka-vlogger natin, ginalaw niya yung expansion valve sa kahit wala siyang calibrator, sinubok niya siguro. Siyempre, marami nga tayong mga ka-vlogger na nagdi-DIY. So, gusto nilang subukan, gusto rin nilang matuto. So, okay lang po yon. Basta, sana lalamig lahat ng mga sinusubok po ah. Napapanood naman sana ninyo lahat ng vlog. Yung huwag sosobra sa karga, lahat. Sandan lang po ninyo yun, ha. So, ito. 40 daw yung reading sa low pressure. No? Bago niya i-adjust. In-adjust ko, naging 35 po reading ng expansion valve. In-adjust niya, ha. Tapos, lumipas ang dalawang araw sa paggamit, bumalik na naman sa 40 ang reading. Siguro do sa suction gauge. Makikita niya yun, no? O, habang nakaapak siguro siya, tinitignan niya yung reading. Bumalik na naman daw sa 40 ang reading. Ano po ba kaya sira nun, sir? Sana po masagot. So, yan ang sinasabi ko. Okay po yun. Try ninyo mga ka-vloggers. Siguro hindi kayo nalalamigan sa dating performance ng aircon nyo. So, sinubok ninyo i-adjust. Pero wag lang pong sosobra o ano, baka mapasama rin mga ka-vloggers dahil walang calibrator, no? Okay lang yun. Kung sasakyan naman ninyo, trial and error. Kung kaya naman ninyo, kung marami kayong refrigerant dyan, eh, okay lang. Para matuto rin po kayo. Sinagot ko po yun mga ka-vloggers. Ito ang sagot ko po sa kanya. Kadalasan din po kasi, ang reading ay dumidepende rin sa pressure sa loob ng linya. Reading do sa mga manifold gauge, no? Siyempre, dumidepende yan do sa pressure. Kapag mataas ang pressure, mataas ang reading. Kung umiinit ang condenser niyo, nag-high pressure, patay ang fan, o mahina yung mga fan blade, nag-freewheeling na, mataas ang reading po niyan. O kung mainit yung panahon, mainit, taas din po ang reading niya, mga ka-vloggers. Kapag low pressure, mababa din siyempre. Totoo po yun. Misa, supply din ng refrigerant sa linya. Yung pag-ikot ng refrigerant. Oh. Kapag barado or madumi, mababa ang low side na halos mag-zero. Dahil nga po nagbabara, halos gusto niya mag-zero. Gaya ang sinasabi ko. Check nyo po ang system. Yung auxiliary fan, yung pumapasok na hangin sa evaporator. Minsan, kapag may fresh air, tataas din siya. Kung mamaya, glolo ko yung vent ng ano nyo, fresh recycle. Mataas din po yun dahil umiinit yung evaporator. Ha? Or, kung mainit ang panahon, mataas din ang reading. Totoo po yun, gaya na nasabi ko. Kapag gabi, mababa na kasi low pressure na. Ayun, baka nung tinignan ni ka-vlogger, medyo mababa, baka naman gabi. Pagka mainit yung panahon, medyo mataas talaga yan kasi nag-high pressure din po yung refrigerant. So, maraming dahilan mga ka-vloggers. Basta, ang mahalaga lang po dyan, gaya ng mga sabi ni ka-vlogger, 40, ginalaw niya, naging 35, after 2 days, nag-40 ulit. Marami nga pong dahilan pwedeng, nung tinignan siguro ninyo, nung 35, baka malamig ang panahon, tapos, tanghalian, sinek nyo na naman, kaya ganun mga ka-vloggers. Paiba-iba talaga yan, no? Pero ang number one sana talaga kung meron niyang machine, kaso wala nga po kayo nun. Pero try nyo lang po, gaya nga ng ano, sana sinunod din yung sinabi ko rin. Isa pa mga ka-vloggers, pag nasobrang kayo sa karga, masama rin po yan.
Ha? Minsan, dyan pa ang isang reading na makikita ninyong masama. Mataas ang reading. Sobra-sobra na pala kayo sa karga. No? Titingnan po ninyo, lalo kung may sight glass, mas maganda. Mababase ninyo. Kailangan slight bubble lang po. Huwag yung pirming wala na. Ngayon, kung nakikita ninyo, solid. Salamin na lang nakita nyo. Subukan nyo basahin ng condenser. Kailangan magkaroon ng bubbles na white yun. Tapos parang unti-unti mawawala. Ang gawin ninyo, bawasan po ninyo. Sobra po kayo sa karga. Tandaan po ninyo ha. Pag may sight glass, tinignan ninyo. Solid. Wala na yung parang gumagalaw-galaw na white bubble na ganon. Subukan nyo basahin yung condenser. Kailangan magputi muna yung puting-puti. Tapos unti-unting mawawala habang natutuyo yung tubig. Pero kung binasanan ninyo ang taas na reading, binasanan ninyo, ayaw pong magkaroon ng white bubble doon o ano, sobra na po kayo sa karga. Bawasan po ninyo, delikado, baka sumabog po yung linya. Mga ka-vloggers, ha? Inuulit ko po sa inyo. Ngayon, hindi ko naman ina-advise na pihitin talaga ninyo yung mga expansion valve, eh. Pero gaya nga ng ano, comment lang po yun na naipihit na nila. Kasi mahirap din mamaya, hindi ninyo ano, makakontrol ang pagpihit ninyo o kamali kayo, lalong mawala pa yung lamig. So, dahil wala kayong machine, minsan, dumipende na lang kayo at sa mabibiling bago. Kasi nga po, mahirap talaga mga ka-vloggers kung walang gamit, no? So, sana mga ka-vloggers, kahit pa paano nakatulong ako sa inyo dito sa vlog na ito. Ano pa po ba sasabihin ko? Ito na naman po, pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po.